So ngayon po, ito ang sistema ko sa pag-connect po sa tubig dito sa aking half A, na kung saan po ay ang gamit ko po dito ay yung mura lang na water pump. Ipakita ko po ito ngayon. Okay? At kung saan ko ito nabili at magkano. Okay, ngayon po meron naman akong tip po tungkol po ito sa aking ginagamit na submersible water pump. Ngayon ang ginagamit ko po dito sa aking hydroponic system. At kung saan po ay mura lang at lakas po ng tubig. So ito po yung aking dati na PVC. Yung dati ko pong greenhouse. Nag-upisa pa lang po ako. Nang liit-liit po. So ito ay number 3 inches po na PVC. Ayan. So ipakita ko po yung dati ko. Yung hindi pa nakakita po sa aking mga video noon. So ito po. Tingnan ninyo ang dati kong greenhouse. So ngayon po, ito ang sistema ko sa pag-connect po sa tubig dito sa aking half A na sit up, na kung saan po ay ang gamit ko po dito ay yung mura lang na water pump. Ipakita ko po ito ngayon. Lahat po dito ay DIY at naghanap tayo ng paraan na makatipid. Yan po, mura lang po at very effective po at ang lakas ng tubig. Okay, so ito na nga po ang tubig ito. Hapa nga po ito, hindi pa ito na full. Yan ang lakas po. Anyway, kayang-kaya po nito yung 10 feet. Kayang iakyat yung tubig po hanggang 10 feet or 3 meters. Ipakyat sa itaas. Okay. Yan na po sila. Ang lakas-lakas po ang tubig dito. Yan. Okay, hindi pa po ito full. Kapag i-full po ito, ang setup ko po dito, yan ang magtalsikan po yung tubig dito kapag i-fall po. Yan, sa lakas po. Kaya ang sistema ko po dito ay ito lang. Sayang nga ito, pwede pa itong taniman sana. Kasi ito yung dati kong PVC na ginagamit, so may butas na. Okay, so may butas na na 8 inches dito, tulad po nito. So, ginawan ko na lang ganito. Okay, ganyan po. Para masirado po, kasi kung minsan kapag malakas ang tubig talaga ay magtalsikan yung tubig at tumutulo. Ayan. Pero kahit half lang po ito, lakas pa rin ang tubig. Ito nga, may liquids. May liquids po sinasalod ko. Ginagamit po rin, magamit ko pa rin yan. Okay, so ganyan lang po ang aking sistema, ganun. Okay, pag magtalsik yung tubig, yan nga, dito ay babanda. Ayan. Magtulo sila. Okay? So, ito lang ang ginamit ko. May karugtong po ito na hose. Yan, kasi kapag masira ito, ay pwedeng tanggalin po. Dali lang tumatanggal kasi hindi naman ito nakadikit po. Itong mga hose na ito. Ito po ay 3/4 ng tubo. Yan, pwede niya matanggal po. Ito ay half na PVC na tubo. At ito po ay 3/4 din na hose. So, magkasya po sila. Ayan, ito. Okay. So, dari ko po nilagay dito. Parang balance po, tatlo dito na pagsupplyan nila. At tatlo din dito sa ibaba. Okay, pwede naman po ito i-direct dito. Kaso lang kapag i-direct po, medyo mahina yung nasa taas. Okay. Ito na lang po ang sistema ko. Wala nang maraming gastos po na bibili ng hose o yung ano pa na ikabit dito, yung bawat isa ay mayroong bulb. Yan na po. So maliit lang po talaga ang butas nito dahil malakas ang tubig na lalabas. Yan na nga oh. Dati nagkamali ako, dito yung butas ko nilagay, dito po.
at malaki yung butas na ilagay ko at dito banda nilagay ko po. Ang lakas ng tubig dito, so magtalsikan yung tubig dito. Kaya inulit ko po at doon ko sa baba. Okay, sa baba po na nilagay. Ayan. So ganito na po kasimple ang aking pag-setup nito. So ito po ay tea lang. Media na tea na connector. At mayroong cup po dito na media cup. So mayroon pong inidugtong ko dito sa tina ito, dugtongan ng half din parang magkasya itong cup po. Yan ang cup na yan. Depende po, pwedeng pahabain yung dugtong na PVC dito hanggang dito. Parang hanggang dito sana ito. Itong cup na ito. Yung sa akin po ay ganun lang ka ikse, kaya halos nakadikit lang dito po. Ayan, ganyan. So, ang sadya po dito, bakit nilagyan ko dito? Kasi may butas na nga dati. Eh, kung minsan po, kapag mayroong bara, itong butas po dito, ay, ang gagawin lang po ay ito. Mayroon tayo alambre, kuha ng alambre, ganyan po na pagka-dawa, at tusukin po dito. Ganyan. Ayan po. So, tamang-tama po na yung butas dito ay ganito lang po kalaki sa alambre. Yung mga butas dito hanggang po doon. Kasi kapag malaki naman po masyado yung butas, masyadong malakas po ang tubig. At medyo mahina yung nasa itaas po kapag palakihan. Malaki nga yung butas ko dito dati. Ayan, ginawan ako nilagyan ko nito itong ganyan parang humina yung butas tubig po. At ganito lang talaga kalaki. Ang ginawa ko po dito ay ininit ko ito ng sa apoy itong alambre po, at ito ang pinuso ko dito sa may PVC. So ganun lang kalaki po yung anim na yan na po na butas. Okay. So, malakas po ng tubig. So, ito po yung tape ko. Okay? Na ipakita. Ngayon po, tingnan natin itong aking nabili na sa Lazada ko ito nabili po. 398 lang. Ang mura lang po itong aking water pump na ang lakas. Na mayroon pong kayang ipalabas yung tubig 800 liters sa isang oras po. Ito ay brushless at ito po ay ang mura. So, ang laking tipid po. So, 12 volts lang ito at pwedeng magamit po sa solar. Direct sa solar po kung walang battery, pero yan. Pwede, sa panahon, sa araw lang po gumagana. Kapag gabi, wala na. Kaya dapat mayroong battery talaga kapag purely na solar ang gagamitin. Okay? At kapag hindi naman po gumagamit ng solar, ay kailangan ng adapter na 12 volts. Okay, mayroon akong dating adapter po na 12 volts na sa sirang TV. Ito ang ginagamit ko. So, hindi na kailangan bumibili. Okay, kahit anong adapter po, basta 12 volts. Yung medyo malaki lang. Hindi ko pa nasubukan yung may 12 volts ako dyan. Hindi ko pa nasubukan yung dati kong router na 12 volts. Ewan ko kung gana yon, kasi ito pa ang nasubukan ko. Okay, sa so, dinugtungan ko lang ng wire papunta po doon sa aking dito sa aking reservoir. Okay, so ito na po yung aking ginagamit na water pump, submersible water pump po. Yan. So, tanggalin muna natin itong saksakan. Itong saksak, patayin muna natin. Okay. Yan na. Tanggalin po natin. Okay. Patayin na yan. Wala ng tubig dito. Okay. Yan na. Huli itong small. Yan na po. Wala ng tubig.
So, tanggalin natin. So, madali lang po itong tanggalin. Ang fishing cap. Yan po. Okay. Yan lang po kalaki. Itong aking ginagamit na water pump. Okay, ganyan po. Kalaki yan. Kita ko yung model niya. Ito po ay 9 watts ang kanyang power. Paano natin i-focus ito? 9 watts. Okay. 800 liters per hour ang makalabas nito. Ayan, okay, model. Ayan po. Ganyan lang po. Oh. Ganyan lang po kalaki dito. Na-try ko po itong ginagamit dito. Dito sa dalawang ito po. Sobrang lakas din po. Dito sa baba. Kasi ito mababa lang po. 1 meter lang po. O mahigit 1 meter. Mula doon paakyat dito. Kasi ang ginagamit ko po dito, yung mamahalin. Yung ginamit ko ngayon. Yung dati ko pong ang ginamit ko po ngayon ay yung dati ko po na ay yung 400 yung 25 watts po yan, oh. Ito lang ang nakaparang ko po yung 25 watts po. Yung po ang dating ginagamit ko noon, yung una ko mabili na mas mahal po 1,100 yung 4,000 na A, yung A 4,000 po. At yun naman matibay at malapad din. Yan ang ginamit ko dati. Yan ang supply ko dito sa dalawa kong cable. Yan. At yung maliit ko ay doon. Okay? Ito ay 400 plus sa Leong City. So, kung mayroon namang power supply po na 12 volts, kahit yung sa laptop po, o ano bang power supply na hindi lang nagagamit, ay pwede po dito. Ay, wala naman po ay pwedeng binibili o bumili na marami lang sa mga electronic store yung fuel box po na supply. Mas maganda po ito kapag mayroong solar. Kahit yung solar po na 50 watts, pwede na yon at saka yung battery. Mayroong controller din po. So, sit up na lang yun dito. Parang kahit gabi po ay pwedeng magamit. Ayan po ang aking tip, paano makamura po sa water pump para sa ating mga hydroponics. Ayan po, maraming salamat sa panonood and God bless po. Bye-bye.